Sobrang ganda ng kanyang doset. And then, madali lang siyang alagaan. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao. And welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, binaba ko po yung ating napakagandang Echeveria Jocelyn's Joy. So, heto na siya. Heto yung update sa ating halaman. At, ayan yung kanyang mga babies, yung kanyang mga offset ay yan, sobrang ano na, malalaki na. And then yung mother plant po guys ay malaki na din, so kanina ay nakita ko siya. And then ayan, yung isa nating mother plant ay parang kailangan natin siyang i-cut kasi ayan guys, mature na yung kaniyang stem, so kailangan kailangan gawa natin ng paraan para gumanda siya at saka lumaki po yung ating mother plant. So yung isang mother plant natin guys, ayan, sobrang laki na. And din yung kaniyang offset, yung kaniyang mga babies, ayan, ay malalaki na din. Ayan, at nung nakaraang linggo ay nagdagdag ako ng toppings na rizal kasi ayan, medyo lubog na yung kaniyang soil, so ayan, at medyo okay na yung ating halaman at madali lang pong mag-dry yung kaniyang soil, kaya every morning ay tinitingnan ko kasi si Jocelyn's Joyce guys ay gusto niya ng moist soil. Pag dry na yung kaniyang soil ay nagiging ganyan po, nagiging dry din po yung kaniyang mga dahon. So kailangan maintain po nating moist yung kaniyang soil para hindi po laging dry, magiging dry yung kaniyang mga dahon sa baba. Kasi sayang siya guys, kailangan natin siyang ipropagate para dumami po yung ating Jocelyn's Joy. So ngayon naman po ay naisipan kong i-cut na yung ating isang mother plant kasi yan guys, medyo lumiit na siya. Kailangan na niyang magkaroon ng bagong roots. So, pag ganyan, di na siya lumalaki, medyo lumiliit yung ating succulent, ay i-cut ko yan. Then, pag magka-produce po yan ng bagong roots, ay gaganda po yung ating succulent. So ayan, at yan yung ikakat natin guys, kaya yan, tinitingnan ko sa ibaba kung meron siyang offset, kaya baka matamaan natin yung kanyang offset. So yung mga dahon dito sa ibaba guys ay pag maganda siya, healthy, ay tinatanggal ko. And then na-try ko po, pag madali siyang magkaroon ng baby. So ayan, at itatry na natin i-cut kasi siya guys, yung stem ng Jocelyn's Joyce ay talagang matibay po, so medyo matigas siya, kailangan natin ng cutter para sure na maganda yung cut ng ating stem. So ayan, malinis po yung pagka-cut. And then ayan yung kaniyang stem, so na siya, mature na siya, so sana ay magsilabasan yung kaniyang babies dyan sa stem din. Heto guys, ay ipatong lang natin dyan, so kailangan tabunan natin or i-block natin siya para hindi mag-dry yung stem, para kung kung successful siya ay magpo-produce po yan ng offset. So yan yung
gagawin lang natin sa ating halaman para dumami po yung ating Jocelyn's Joyce at napakabait po ng ating Jocelyn's Joyce. Basta maintain lang natin moist yung niyang soil. Ayan, at gaganda po yung ating halaman. So ayan, nakakuha ako ng isang dahon. So ipropagate natin yan, guys. So ganyan po kaganda yung rosette ng ating Jocelyn's Joyce. And that's for today, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.